queste avventure noi due e quante difficoltà supereremo giorno per giorno. E se una lacrima tu verserai, sorridi perché il sole risplenderà. Un vento fresco ci guiderà verso quei sogni che abbiamo nel cuore. Dito sa kubong ito sa isang malayong-layong salalawigan, nakatira ang batang Sinelo at ang kanyang lolo Jeron. Isang araw, habang sila'y papauwi, natagpuan nila ang asong nagnangalang Partra. Ang kawawang aso ay iniwan na lamang basta ng kanyang malupit na among nagbebenta ng mga gamit pang kusina. At dahil dito, naisipan ng maglolo na kupkupin ang naturang aso upang mabigyan ng sapat na pangangalaga. Mabubuhay po kaya siya? Huwag kang mag-alala po at gagawin natin ang lahat. Lolo, huwag po natin siya pabayaang mamatay. Ah, ano po kaya ang maganda natin gawin? Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang magpahinga. Kailangan mo na maghilom ang mga sugat niya. Ha? Patras! Nauuwaw ka ba? Gusto mo ba bang uminom? Lolo! Umungol po siya at tinignan ako. Ano pong gagawin ko? Nelo, subukan mo siyang painumin ulit ng tubig. Opo. Ito. Ha? Uminom siya. Uminom po siya, Lolo. Ang mahalaga ngayon ay ang mapakita natin siya ng kabaitan. Patras, heto, uminom ka pa ng tubig. Alam mo, simula ngayon ay hindi ka na makakatikim ng talo. Aalagaan kitang parang isang kapatid. Lolo, mabuti pa yung matulog ka na. Lolo, mauna na po kayo. Hindi pa naman po ako inaantok. Babantayan ko po muna si Patras. Ganun ba? Pakipatay na lang po yung kandila. Hindi na. Hayaan na lamang natin na may sindi. Basta't huwag mo lang kalilimutan patayin bago matulog. Ako na pong bahala, Lolo. Huwag kang magpapakapuyat na po. Tulog na po kayo, Lolo. Ah, sige, Nelo. Thank you.
Magandang umaga, Lolo. Namulat na ang kanyang mga mata. Malapit nang gumalis si Patras. Unti-unti na nawala ka si Patras, Lolo. Mabuti naman kung gano'n. Ako na lang muna mag-isa maglalako ng gatas ngayon. Maiiwan ka na lamang dito at bantayan mo ang aso. Pero, Lolo! Huwag ka mag-alala, Nelo. Ako'y aalis na maaga nang sa ganun ay agad ako makabalik. Siya, aalagaan mo mabuti si Patras, Nelo. Apa! Mag-iisa lamang si Lolo Jehan. Nasaan kaya si Nelo? Bakit ka rin ba madali? Nakita ko kasi si Lolo Jehan na naglalako nang hindi ka kasama. Akala ko tuloy nagkasakit ka. Wala akong sakit, Eloisa. Pero yung kaibigan ko meron. Ha? Halika! Ha? Siya ba ang sinasabi mong kaibigan, Melo? Natagpuan namin siya kahapon pagkagaling sa bayan. Nanghina siya dahil sa sobrang palo ng kanyang among napakalupit. Kung kaya, inuwi na lang namin siya dito. Nakakaawa naman siya. Punong-puno ng sugat ang kanyang buong katawan. Pero, pumuti na ang kalagayan niya kaysa kahapon. Patras ang pangalan niya. Ganda, no? Patras? Pala, Patras. Siya nga pala. Siya ang kaibigan ko si Eloisa. Kumusta ka na, Patras? Alam mo ba ang swerte-swerte mo? Mabuti na lang at natagpuan ka nina Nelo at ni Lolo Jehan. Magpagaling ka na, ha, para makapaglaro na tayo. Nasaktan ka ba? Hindi ko sinasadya. Alam ko na. Eloisa, saan ka pupunta? Babalik ako. Sugat. Ginagamit ito ng papa ko kapag siya'y nasusugatan. Subukan natin. Salamat, Eloisa. Masakit ba? Sisin mo, Kirot. Gamot ito para sa iyong mga sugat. Ipainom kay Patras. Apa. Patras, kumising ka na at may pasalubong na gatas sa'yo si Lolo. Inumin mo to para gumaling ka kagad. Tingnan mo, ininom niya. Nagustuhan mo ba, Patras? Oh, eto pa. Tulog na siya, Melo. Malabang, tumatalab na yung gamot na tinayin natin sa sugat na kanina. Melo, mukhang bubuhos na ang ulan. Mabuti pa, ihatid mo na lamang si Eloisa sa kanila. Ako nang bahala kay Patas. Alam mo, talagang ako'y naiingit sa'yo.
Kasi matagal ko na rin pangarap na magkaroon ng alagang aso. Mag-alaga? Hindi naman ako ang kanyang amo. At isa pa, inuwi lang naman namin siya para gamutin. Nang sa ganon, pero hindi ba sabi mo iniwan na siya ng dati niyang amo? Kung ganon, ikaw na dapat ang maging amo niya. Siguro. Kung ba nilagay yung gamot ko? Aling gamot? Yung binili ko sa bayan para sugat. Bakit? Na paano ka? Naiwa kasi itong daliri ko. Iniligay ko lang dito nung isang araw eh, ngayon ay nawawala na. Baka naman ginamit ni Eloisa. Si Eloisa? Sige, Nelo, salamat. Mag-iingat ka, ha? Oo. Papa, kamusta ka? Eloisa, nakita mo ba yung gamot ko para sa sugat? Opo. Ipinahiram ko po kay Nelo. Ginamit po namin sa kanyang aso. Aso? Huwag mo nga akong biruin, Eloisa. Kabibili ko pa lang nung gamot na yung mula sa bayan. Alam mo ba kung magkano yun? Pasensya na po kayo, Papa. Pasensya po. Ibabalik ko na lang po. Hindi na bali, iho. Paano ko pang gagamitin ngayon yun eh pinahid nyo na pala sa aso? Tama na. Ginawa lang naman ni Alonso yun para makatulong sa kapwa. Patawarin mo na siya. Sige na. Bibili na lang ako bukas ng panibago. Ginoong Cortez, kumusta na kayo? Boman, ikaw pala. Meron ako ritong dalang alak. Baka ako gusto mong mag-inuman tayo. Tama ang dating mo. Liga, pasok tayo. Tuloy po kayo. Salamat. Hoy, Nelo. Sabihin mo sa lolo mo na matagal ko nang hinihintay ang pangako niyang pagbabayad ng renta. Opo. Huwag mong kalilimutan. Tinis talaga ako sa matandang yan. Palagi na naman niyang niyayaya si Papa ng ilom kapag wala siyang ginagawang sapatos. Eloisa, uuwi na ako. Sige, kumusta mo na lamang ako kay Petras, ha? Oo, paalam! Eloisa, tulungan mo nga ako rito. Opo! Talaga namang napakagandang bata nitong si Eloisa. Manang-mana talaga sa ina. Hindi naman. Nag-iisang anak, kaya alagang alaga. Mukhang magkaibigan sila ni Nelo. Sa tingin ko, dapat si siyang patiliin ng kanyang mga kakaibiganin. Si Eloisa ay isang mabait na bata. Walang kwenta sa kanya kung mahirap man ang kanyang mga kalaro. Sana hindi na kami magkaiwalay ni Patras. Pero gustong-gusto lang kinakain namin ni Lolo araw-araw. Hindi ka namin maaring alagaan. Nelo, tinirhan ko ng konting gatas si Patras. Pag-ising mo bukas ng umaga, ay agad mo itong ipainom sa kanya.
Patras! Napano ka? Ha? Lolo, paano po siya napunta dyan? Hindi ko alam. Malamang ay sinubukan niyang maglakad. Pero may hinapa po ang katawan niya. Nelo, tulungan mo ko. Iwan na natin siya dito. Patrash, huwag ka na tatayo, ha? Bakit po, Lolo? Malamang ay nahulog kagabi itong kandila. Kung hindi dahil sa kanya ay natupok na ang ating bahay. Ano po? Opo. Ah, Lolo, sandali po. Ah, wala naman po. Mag-iingat po kayo. Sige na. Yatang bumuti na ang kalagayan niya. Lolo, may pakiusap po ako. Pwede po bang dito na natin patirayin si Patras? Hahatihan ko po siya ng pagkain ko. Sabi ko na nga ba't hindi magtatagal at sasabihin mo sa akin yan. Pero hindi pa tayo sigurado kung talagang tuluyan na nga siyang iniwan ng kanyang dating amo. Ayoko na po makitang pinapahirapan siya ng dating niyang amo. Nadarama ko po ang sakit na kanyang dinanas. Ayoko na pong masaktan siyang muli. Tahan na aking apo. Huwag mo na siyang iyakan. Wala namang problema sa akin kung dito sa titira. At isa pa, wala ka naman dapat ikabahala tungkol sa pagkain. Inalagaan ni Lola Jehan at ng batang Pinelo kasama ng kanyang kaibigang babae na si Eloisa ang ating bidang aso na walang iba kundi si Patras. Punong-puno ng kasiyahan ang puso ni Nelo. Kasabay nito, nangako siyang hindi nahahayaang muling maghirap at masaktan si Patras. Sa halip ay nagbigay nito ng masayang atensyon sa pangalaga at higit sa lahat ay ang pagbibigay. Thank you.
Avec puissance, sans faire, ils sont.